So, magandang araw sa inyo mga boss. So, welcome back again sa Jana Workshop. Ngayong araw na ito nga pala, may ginagawa tayong cabinet. Ayan. So, okay na yung ating hanging cabinet. Ayan. Tapos dito sa kabila, sing cabinet, may mga pinto na rin yan. Tapos dito, okay na yan. So, sa video na to, magkakabit tayo ng ano, ng mga pinto ng sink cabinet. Ayan. I-share ko sa inyo kung paano magkabit niya yung pinto niyan. So, paano ba kinakabit? So, kung bago pa lang sa channel ko at di pa kayo napag-subscribe, ayan, subscribe nyo na yan. Tapos, click nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng gagawin natin video. So, ito yung ating hanging cabinet. Ayan, okay na rin yan. Mga may pinto na. Ayan. Ayan, may mga pinto na yan. Tapos yung ilalim, meron na rin to. Hindi lang natin to nakuha ng video nun. Sayang. Ayan. Tapos dito, may ano na rin mga pala to. May mga pinto na rin. Ayan. Tapos drawer. Ayan. Sa video na to, ayan. Ito naman yung gagawin natin. Ayan. Samahan nyo ako at ating gagawin yan. So, ang gagawin nga pala natin dito, tatabas muna tayo ng paminto, tapos saka tayo mag-actual dito. So, bali yung mangyayari nga rin nga pala dito, dito sa kabilang to, naka-ansa, naka-overlap, yan, full overlay. Tapos sa kabila, full overlay din yan. Tapos dito sa kabila, half overlay. Ayan, tabas muna tayo ng plywood na ating gagamitin dyan. Ayan, sukatan natin. So, bali yung haba nga pala nito ay, ayan, 142.5 yung kanyang haba. Tapos yung taas nito, magiging pinto niya ay 66.5. Ayan yung ating tatabasin. So ayan ang putol na natin. So balik tayo sa ating pagkagagawan at susukatin natin yung bawat pinto niya. Yan yung pinto. So bali tatlong pinto yan ating susukatin kung ano yung magiging sukat ng kada isang pinto. So gawin natin. So bali ito ay full overlay simula dito at dito magiging half siya, half. So kunin natin yung kalahati nito. Ayan, yung kalahati. Yung kalahati ng hamba. Para tabi sa sila eh. Para magkahati sila ng hamba. Tapos kunin natin yung sukat niya. Ayan. 47.5.
sa taas 47.5 din. Tapos dito kundi natin ito kalati nito. Ayan. Tapos kalati rin dito ng hamba. Tapos sumula rin sa ginita dito. Tapos dito sukatin natin para malaman natin yung haba niya. So 47 din, 47.5. Ayan. Dito ayan, pare-pareho lang 47.5. Tapos bigyan natin siya ng konting allowance para hindi mo masyadong magkadikit. Hindi sila mapabanggaan. So yun gawin natin. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. So ayan, naputol na natin yung tatlong pinto. So may mga number na rin pala yan. Yan, para di tayo malito kung saan natin kakabit. Magkakaiba kasi yung conceal hinges nyan. Kaya hindi pwede magka-vibrated. So ayan, number 1, 2, at 3. So magkakabit na tayo muna ng conceal hinges. So ito yung mga gamit natin pagkakabit ng conceal hinges. Yan, Brenna. Tapos meron tayong balon na screw. Ayan. Tapos conceal hinges hole. Ayan. Tapos yung ating mga conceal hinges. So dalawang klase yung ating conceal hinges. Meron tayong C1 tapos C2. Yung C1 yun yung ating ano, gagamitin sa pour overlaying. Ayan ito, C1. Yung C1 full overlay yun. Ayan. Tuwid yan, tuwid. Tapos yung sa ano, half overlay doon sa padalawang pinto, half overlay na yun kasi magkahati na sila sa hamba. Yan, ito yung half overlay na C2 na conceal hinges. Medyo naka-offset siya. Tapos yung sa dulo full overlay ulit. Yan, C1 ulit. Sa pagkakapit na conceal hinges, sumula rito sa gilid ito, sukatan nyo ng 10 cm. Yan, 10. Sa kabila, 10 din. Tapos, iskolahan natin. Yan, iskolahan natin dito. Tapos, so, ito yung ating conceal hinges. Yan, buputasan natin yan. So, bali yung sentro nito, yung ginagawa ko rito, kuha kayo ng 2.2. Yan. Dito lang mag-umpisa sa natin. Yan, 2.2. Yan. 2.2 cm yung ginagawa ko. Pwede rin 2.3. Kayo, nasa sa inyo kung anong gusto nyong layo. Pero yung sa akin, 2.2. Ito na kasi yung subok ko na sukat na para hindi lumayo. So ayan, yun yung sentro. Bubutasin natin yan gamit yung conceal hinges. So, ito. Magayon nyo lang dyan. Pag ganibalo nyo sa barena, yung inyong conceal hinges. So, ayan, nakita nyo ring point na yan. Itapat nyo lang dito sa sentro nito. Ayan, tapat natin. Yan, saka natin i-push ng konti. Saka natin barena. Hindi pala nakasaksak. Yan, i-point lang natin doon. Saka natin paikutin ng dandahan. Yung lalim nito, pantay nyo lang dito sa ibabaw nito. Yan, yung lubog niya. Baka mapasobra kayo ng lubog, mabubutas yung kabila.
So okay na to. Ayan, tama-tama yung pasok niya. Yung kabila naman. Ganun din. I-point lang yung gitna. Ayan, i-push nyo na konti. Sa dahan-dahan nyo paikutin. Dahan-dahan lang. Ba mapalibot na higi. Huwag tayo magmadali. Ayan. So, konti pa. Ayan, okay na. Lubog na. Ayan, okay na to. So, yung pagkakabit naman nito, gamitan lang natin ito ng, ano, ng kahoy. Kuha lang kayo ng tuwid na kahoy or kahit anong tuwid na bagay, tapos idantay nyo rito sa dalawang kusilinges yan, para hindi na kayo mayroon pa mag-eskwala. Yan, tapat nyo lang dyan, tapos saka natin tutunilyan. Yan, ipapantay nyo lang dun, tapos dito saka nyo itutunilyan. So, ayan. Makapasin nyo, pantay yan. Ayan. Hindi na kayo mag-iskwala. Kaka-skwala na yan. So, ganun lang yung pag-ano nito. Tapos, pwede natin ikapit yan. So, bago natin ikapit ito, ikapit pa natin yung ibang kutsilinges. Para pagkutin natin doon, mga nakakapit na. I-install na lang natin. From London to Simon, I've been all around the globe trying. So ayan, nakakabit natin yung tatlong set ng kutsilinges. Ayan yung tatlong pinto. So pwede natin yan install. Ayan, mga naka-ready na yung ating mga ikakabit. So, may mga number niyan. Ayan. Number 1, 2, 3. Para hindi magkabalibaligtad yung ating pinto. Gawa nang magkakaiba kasi ng ano to eh. Ng kutsilinges. Kaya, although magkakapareho sila ng sukat, eh, magkakaiba naman yung kutsilinges natin. Kasi, ito, dito sa dulo, itong ating number 3, puro overlay yan. Tapos ito naman, half overlay. Tapos to pure overlay. Kaya hindi pa pwede sila magkabalibaligtad. Ayan, bago nyo ikabit to, yung kutsilinges, i-adjust nyo muna to. Ito yung matin yung tornilyo na yan. Zoom natin. Ayan, kung mapapasin nyo, nakasagad siya. Gagawin nyo dyan, ilagay nyo sa gitna. Para pagka install natin, pwede natin siyang i-adjust. Makakabit pa natin. Ayan, yung kabila ganun din. Ayan, i-adjust natin. Ang gitna. Ayan. Masaka natin i-install. Ayan, so pag-install nito, gaganyan nyo lang. Tapos, kunin nyo yung kusan nyo siya katapat, yung takas niya, doon nyo ipantay. So, dito ko yung ipapantayan.
dali muna natin yung isa. Taras, baba muna yung ating puso nila. Sige, isa muna. Ba. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kaya in-adjust natin to. Ayan, inagay natin sa gitna. Kung mapapansin nyo, ayan, medyo malayong pagitan dito, tapos doon sa baba, super lapit. Yun yung gagawin natin dyan, i-adjust natin, mahihila natin yan. Gawa nang i-grit na natin, pwede natin siyang hilahin papunta rito. Ayan, lugal na natin to. Tapos may i-adjust natin yan. Ayan. Kailangan natin ako yung pinto. Ayan. Ayan, saka natin yung lagay ng mga tumilyo. Kukita natin yung tumilyo niya. Ayan, okay na po yung ating ano, yung consulting gest, nakakabit na. Ganun lang yung pagkakabit niyan. So, ito na lang yung kakabit natin, yung dalawang pinto. Bali yung sa gitna, half overlay, tapos full overlay.